kumpleto yan. Hold up now! Tumuli! Hold up! Dali! Labas lahat ang pera! Dali! Sa klolo, mga old jumper! Tangina! Ikaw! Upo! Patayin ko to! Sige! Pambaril! By order of this honorable court, session is open. Silence is hereby enjoined. Please be seated. Call the case. As promulgation of judgment, criminal case number 22568, People of the Philippines versus Cayetano Madrid. Napatunayan ng hukumang ito na ikaw, Cayetano Madrid, ay nagkasala ng multiple homicide at robbery in band. Ayon sa sinasaad ng Article 296 ng Revised Penal Code, hinahatulang ka ng reklusyon temporal na mula 17 taon, 4 na buwan, 1 araw hanggang 30 taon, 10 buwan at 2 araw o pagkabilanggo ng habang buhay. Tangina mo, Chats. Magsisisihan mo ito kung tangina mo. Thank you. Alam ko nang iniisip sa tuwing may hearing ako. Sa tuwing may binibistahan ka, nininervyos ako. Lalo na kapag sinisintensya mo na sila. Abay, daig mo pa ang Diyos kung humatol. Kung di 20 taon, habang buhay. Mabuti na lang na wala na yung capital punishment. Kundi baka puro sila elektrika yung hatol mo. May magagawa ba ako? Pinatutupad ko lamang ang sinasabi ng batas. Para ano pa at naging hukom ako? Kung hindi ko pa irali ng kodigo penal. Ang tinutukoy mo ay batas ng tao. Eh paano naman ang batas ng Diyos? Sinabi ba ng Diyos na bitahin mo mga taong nagkasala? Sinabi ba niyang kulong mo sila ng habang buhay? O ng 20 taong kaya? Marami ka pa mapapasukan trabaho, Enrico. Magbitiw ka na sa pagiging wes. At mapapanatag na kami mag-iina. Tulad kahapon, hinatulan si Cayetano Madrid ng 30 taon for homicide, robbery, and band. Alam mo ba kung gaano kasakit yun sa pamilya niya? Ibabalik ko naman sa iyo ang tanong mo. Paano naman ang pamilya ng pinagpapatay? Yung mga rape cases na hinawakan ko. Paano na ang kinabukasan ng mga biktima? Ang kahiyahan ng kanyang mga kamag-anak.
Kung pairali natin ang lambot ng ating mga puso at batas ng kalikasan, lalo lang lalaganap ang kasamaan. Wala nang katatakutan ng tao. Isa lamang ang iisipin nila, na magbabayad sila ng kanilang pagkakautang doon sa langit. Hindi maaari mangyari ang iniisip mo, Madeline. Paano mga anak natin? Mga bata pa sila, Enrico. Ay kung may mangyari sa'yo... Huwag ka mag-alala. Basta ang katuwiran ko, wala akong atraso sa tao. Hinahatulan ko sila ayon sa bigat ng kanilang kasalanan. Hanggang dito ba naman dala mo pa yung trabaho mo sa halip na mag-enjoy ka? Pinag-aaralan ko mabuti itong mga kasong nasa sala ko. Nang sa ganon, hindi ako magkamali ng aking mga desisyon. Bagal mo eh. Wanna play ball? Ate, ate, pakikuha naman ng bola, oh. Ang lakas mo kasing tumiri. Eh, napalakas eh. All right. Maakin na po yung bola. Teka, teka, sandali. Bago ko ibigay sa ito, kailangan na ito palit. Kiss muna kay Richard Goma. Come on, sige naman, oh! Kiss me, Charge! Yung mga bata, baka nagugutom na. Daddy, Daddy! Yung bola namin na ibigay nung mama! Saan? Doon po! O, dali, ano at makakain na? Kumeta! Akin na! No way! Baka naman pwede ninyong isauli ang bola ng mga bata. Abolito on the rescue! Oh, oh, don't intercept it! Bad! Oh, pare, oh, 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 oh. Pare, akin yan. Pare mo pala eh. Ibigay mo na bola. Hoy, hindi pare ang pangalan ko. At lalong hindi tayo magkumpare. Ang pangalan ko, Mike! Mike! Mike Pablo! Ang kaisa isang kapatid, Congressman Pablo! Now you got it? Wow. Now you don't? Ha? Ganyan kabigat yan, Lolo! Ano ba naman kayo? Ang babatsos nyo naman eh. Ba, pare, sexy to. Isa kaya sa mga apo yan? O, ibigay mo na lang sa kanya yung bola. Buti nilang bastos kami. Dahil kung naging espada kami, tuhog ka! Started right. Pass one, two, three. Alright. Wow, ha? Wow. Pakis naman, oo. Halika na nga, uwi na nga tayo. Granny, okay ang chiching mo, ha? I like it! Dito kasi namin kapag hinog na, hinog na. Siguro, adios lang. Salamat. Bye, Grandpa. Sexy na mga chicks mo, no? Lolo, huwag kang pikon! Sa akong high blood mo! Yata mo yung mga abo mo! Lahing ko yan, ha? Baby! Kolo, kayo na dyan? Oh, tapos dyan! Tapang-tapang! Tapang! Ay, dyan! Diyan ka sa likod! Oo, dyan! Tama! Uy! Uy! Balik mo yan! Itagal namin! Uy!
ba itong nababalitaan kung puro katarantaduhan na lang ang pinaggagawa ninyo? Mike, dadalawa na lamang tayong magkapatid sa mundong ito. Baka madisgrasya ka pa. Bakit hindi ka na lang tumira dito sa akin para ligtas ka? Tol, ano naman ang gagawin ko dito? Saka isa pa, baka hindi mo kayang ibigay ang layaw ng katawan ko kapag dumikit ako sa'yo. Mike, kapag sa akin ka nagtrabaho, busugan tiyan mo. Isa ba ito sa mga kasama mo? Buhok lang hindi maayos? Mike, alam kong puro small time ang lakad nyo. Nakakahiya na, delikado pa. Kung magsalita ka, tol, eh, parang nabili mo na buong mundo. Eh, hindi nga ba? Walang bagay sa mundong ito na hindi ko napaikot sa aking mga palad. Money talks, Mike, and I belong to the powers that be. Walang mahinang politiko sa mga panahong ito. Kuya, ano to? Sample lamang yan, Mike. At kung sasama ka sa akin, higit pa rin ang tatanggapin mo. Kaya mag-isip-isip ka na. At huwag mong sasayangin ang panahon mo sa mga bagay na walang katuturan. Baya mo, kuya. Pag-iisipan ko mabuti yan. Tutal, magtatagal ka pa naman dyan sa pwesto mo. Baya mo, magsasama pa rin tayo. Salamat dito, ah. Nong, tayo na. Ayun, sa kabila. Dun. Kailan ka pa dumating? Kahapon pa. Kumusta ka na, kuya? Nabigla nga ako sa sinabi sa akin ni Maring Ana. Nakakulong kang araw. Nang hold up at saka pumatay ng tao. Bakit mo nagawa yung kuya? Pati ba naman ikaw, naniniwala sa kanila? Magagawa ko ba yun? Huwag mong sabihing sinuwaling ang batas. Kailan ba nagsabi ng totoong batas? Itanong mo sa iyong sarili. Magnanakaw ba ako? Mamamatay tao ba ako? Kung talagang wala kang kasalanan, maghahabol tayo. Dudulog tayo sa Court of Appeals. Hahanap ako ng koneksyon. Kahit ipagbili ko ang aking sarili. Huwag na. Isang paraan lang iniisip ko. Tatakas ako. Magtutuos kami ng judge corpus na yan. Matakot ka sa batas. Mapapahama ka sa iniisip mo. Kuya, mapapatay ka. Sinira ni corpus ang buhay ko. Sinira niya mga pangarap ko. Putang ina niya. Umanda siya. Pagkakamatayan kami. Hindi pa ba tayo matutulog?
Oh, kung nakakarami na kayo. Hindi. Yun yung taong sinasabi ko sa'yo. Sige, usapin mo. Kumusta yung pinalalakad ko sa'yo? Tata, marami na akong naingungusong sa inyo. Pero hanggang ngayon, hindi pa niyo ako napapaligaya. Puro kayo na lang ng kayo ang nabibigyan ko ng pabor. Ang kalala, makakabawi ka rin. Kailan pa? Pag hindi na uso kwarta? Sa pagkakataong ito, bubusugin ka namin. Bigyan mo kami ng kompletong informasyon tungkol sa pangkat ni Martin. Si Martin Hudas ba? Si Martin Hudas nga. Sa lumili niya sa nabotas. Naglulusot ng mga armas. At mga kontrabando. Kunyeta, tata. Malaking isda ang gusto niyong bingwitin. Kailangan, malaking kwarta rin na ibigay niyo sa akin. Para makabilay ko ng malaking pain. Hindi na po pwede yung bariya-bariya lang. Ninang, pero buburahin ka namin. Kapag hindi mo binulong sa akin si Martin Hudas, pantay ang paa mo. Nalalabas ka sa lugar na ito. Hello? Pwede mo kausap si Congressman Pablo? Karamba! Mabuti na lamang at naagapan natin ang balak ng mga alagad ng batas na pasukin si Martin. Mabuti't naitimbre sa akin. Wala rin problema yan, panyero. Kahit mahuli ang mga bata mo, kaya-kaya kong palabasin. Alam mo na, impluensya ko. Lalo-lalo na impluensya mo. Mabuti kung basta't madarakip lamang. Eh, paano kung magkaputukan at maisahan ng mga bata ko? Mas lalo na si Martin. Si Martin lamang ang nakakaalam ng mga kontak ko. Mapipilayan ako kapag nadisgrasya ang demonyong yan. Pues entonces, ¿qué piensas? Ano ngayon ang pinabalak mo? Hindi tayo titigilan ni Teniente Barba. Suhulan mo siya para mabusalan ang kanyang bibig. Sa mga panahong ito, walang taong makakatanggi sa kwarta. Mahirap yata yung panyero. Matinong pulis yung barbang yan. Baka tayo mapahiya. Problema mo na yan. Sayang lang ang pagkatuso mo kung hindi ka makakagawa ng milagro. At lalong sayang ang pagkakalagay ko sa'yo sa pwesto. O sige, ingat ha. Okay. Tayo na, Mama. Bakit ka nandito? Di ba sinabi ko siyang tatakas ako? Bakit mo ginawa yun? Bakit? Sa palagay mo ba hindi nanganganib ang buhay ko sa loob? Pero kuya, ano ngayon ang binabalak mo? Tulad ng sinabi ko sa'yo, hahantingin ko si Gurpos. Pagbabayaran niya ginawa niya sa akin. Halika, tungka sa kwarto. Baka may makakita sa'yo dito. Nang ibang bansa ako, para makaahon tayo sa hirap. Magkapatid nga tayo sa ama, pero tayong dalawa lang ang nagtutulungan. Pala ko nga sana, ibili ka na sarili mo sa sasakyan para hindi ka na namamasada sa atin. Hindi lang naman isang beses ako umasa o humingi ng tulong sa'yo noon, kuya. Alis tayo. Babalik tayo sa probinsya. Oras na mapatay ko si Corpus. Para ano? Para magtago? Mahaba ang kamay ng batas, kuya. Kahit saan ka magtago, hindi mo sila matatakasan. Sumuko ka na. Hihintayin ko ang paglaya mo. Tutulungan kitang makapagbagong buhay. Alam mo bang paglabas ko ng bilangguan? Kamumuhian ako ng tao. Pandidirihan. Ilang beses man akong maligo, eh hindi pa rin maalis sa aking pagkatao ang tatak ng kulungan. Amoy Reyes pa rin singo ng aking katawan. Pagkatapos ngayon,
Sasabihin mo, sumuko ako. Para makulong at maghintay ng kamatayan sa loob ng bilangguan? Humanda siya. Kukunin ko ang susi ng impyerno para sa kanya. Salamat sa pagdalo mo, Judge. Sana'y maulit ang pagkakataong ito. Salamat din. Maliwanag na self-defense na nangyari. Meron ako mga testigo. Alam ho namin yan, sir. Kaya lang, naroon ho tayo sa punto na bawal ang pumatay. Kailangan mapatunayan ho natin sa usgado yan na ang ginawa ninyo ay pagtatanggol lamang sa inyong sarili. Gumawa na lamang ho kayo na pidabit. Hindi naman kaila sa inyo, sir, na meron kayong legal immunity bilang isang West. Kaya lang, sir, konting ingat. Alam kong maraming nagtatangka sa inyong buhay. Lalong-lalo na yung mga taong hinatulan ninyo nung araw. Kung gusto niyo, sir, bibigyan ko kayo ng police protection. Hindi na siguro kailangan, Tiniente. Wala akong atraso sa tao. Maging kay Caetano Madrid. Wala akong natatandaan taong inagrabyado sa mundo. Tinutupad ko lamang aking tungkulin. Sir, maniniwala ba kayo kung sasabihin ko sa inyong si Caetano Madrid ay hindi isang mamamatay tao? Anong ibig niyo sabihin, Tiniente? Ayon sa impormasyon namin, si Caetano Madrid ay biktima lamang ng isang pagkakataon. Nagkataon lamang na naroon siya sa pinangyarihan ng hold-up. Nanlaban siya, kaya siya nakapatay. Nang dumating ang mga pulis, hawak niya ang barel. Pero bakit nung nililitis ang kaso ay wala man lang kahit isang testigong lumitaw na magpapatunay na si Madrid ay hindi isa sa mga hold-upper? Kaya nga, sir, ang ginawa ko. Nag-file akong mabuksan muli ang kaso. Yun nga lang, tumakas at napatay nga ninyo. Pero lumitaw sa paraffin test na si Madrid ay positive for powder burns at hinatulan ko siya ayon sa bigat ng kanyang kasalanan. Wala na tayong magagawa dun, sir. Patay na yung tao, eh. Paano, Tiniente? Magpapaalam na ako. Thank you, sir. Ang mga bata, nag-alam sa labas.
natutulog pa. Kaya amot, bakasyon naman ngayon eh. Judge Enrico Corpus, baka makalimutan mong birthday mo bukas. Bakit? Bublond ba ako? Hindi. Mamimili ako bukas at ipagluluto kita ng espesyal na hapunan. Taon-taon na lang tuwing birthday mo o birthday ko, sa labas tayo kumakain. Pero kung ipagluluto kita ng espesyal na hapunan, ano naman ang kapalit? Magkukulong tayo ng tatlong araw sa kwarto. Lalagyan natin ang do not disturb sign para hindi tayo bulabugin ng mga bata. Oh, sige. Pero, may hihilingin pa sana ako sa'yo eh. Hmm. Magbitiw ka na sa trabaho mo. Kung may pag-aalala ka pa sa amin mag-iina. Teka. Mahirap yata yung hinihiling mo. Humiling ka na ng iba. Huwag lang tungkol sa trabaho ko. Kung may halaga pa kami sa'yo, pagbibigyan mo ko. Ano naman ang koneksyon ng pagiging huwes ko sa aking pagpapahalaga sa inyong mag-iina? Araw-araw na lang ako nag-aalala sa kaligtasan mo at sa mga bata. Sa dami ng pinakukulong mo, hindi malayong pagigantihan kanila katulad na nangyari sa'yo kamakailan. Sawan-sawa na ako ng kaiisip, Enrico. Pagod na akong matutulog akong kasiping pangamba at pagising sa umagi kakabakaba. Lahat ng tao sa mundo ay nakasuong sa panganib. Sa pakikibaka niya araw-araw sa buhay. Hindi dahilan ng pagiging huwes ko para iumang ko ang aking sarili sa tiyak na kamatayan. Ang nangyari sa amin ni Madrid ay bahagi lang ng aking profesyon. Alam kong darating ang pagkakataon. Nahigit pa dyan ang susungin kong panganib. Apir! Ay! Again! Good morning, Daddy! Morning, Mom, Dad! Good morning po, Mommy! Ang cute naman ni Mommy at Daddy, parang love team. Eh, bakit ka po umiiyak, Mommy? Dapat po, maligaya kayo. Dahil birthday ng Daddy bukas. Di ba, Ate Sara? Yan ang tinatawag na luha ng kaligayahan. Luha ng kaligayahan? Eh, meron ba namang umiiyak na maligaya? Tumahimik ka nga dyan. Wala ka pang alam sa mundo. Come on. Sit down and take your breakfast. Lalamig ang pagkain. Daddy, saan natin i-celebrate ang birthday mo bukas? Di sa labas! Hindi. Dito raw sabi na mami niyo. Mas masarap siguro kung ito pulutanin natin, no? Di ba? Bale, di ba yun yung pamilyang pinagtipan natin sa resort? Oo nga! Tanda ako gilig ng balakang yan eh! Ha? Oo, ano pa inintay natin? Ba't di ba natin tagitin? Sabagay! Matagal na nga akong bakante eh! Hold it! Baka nakakalimutan nyo, may happenings pa tayo kina George mamaya. Ba't ko ba kumukontra? Saan na lang yun? Mas magandang happening to! Hmm? Gusto nyo talaga maglaro? Okay yun! Tara! Okay! Let's go! Tara! Okay! Sabi, lalaro tayo ngayon. Sundan mo yung dilaw na kotse. Di ba? Kanina ka pa reklamo ng reklamo sa grocery. Mami, sandali lang po, ah. Mami, may mga tao dito! Jane! Dali, bilis! Ano kailangan nyo?
Kunin niyo na lahat ng gusto niyo. Huwag niyo lang kami sasaktan. Kailangan niyo. Pag-aawa niyo na maging sasaktan ng anak ko. May pera ako, ala. Kunin niyo na lahat ng gusto niyo. Matutupabil na trip natin. Larry! Jane! Boys, let's go! Ano ginagawa niyo? Mawalang iyan kayo! Bahala kayo dyan. Dito ako. Sintensyahan mo na. Baka sumabit pa tayo dyan. Jane!
Mike! Anong kinalaman mo riyan? Kuya, wala akong kinalaman dyan. Karamba! Nagtapat na sa akin si Bobby. Hayop na Bobby yun, ha? Chinuchu tayo. Mga ulul talaga kayo. Sa dami ng pwede niyong biktimahin, pamilya pa ng judge ang nakursunadahan ninyo! Mike, aminin mo na, para hanggat maaga, may magawang paraan pa si Fiskal. Paano, kuya? Anong gagawin namin? Dalawang tao lamang ang katatakutan ninyong tumistigo laban sa kahayupan ninyo. Si Bobby at ang batang anak ni Judge Corpus. Nung, buhay yung bata. Di ba pinayari mo na kay Bobby? Huntingin nyo si Bobby. Patahimikin nyo. At pagkatapos isunod nyo ang bata. Kapag nakabunang testigo si Judge Corpus, ang pinakamababang sentensya sa inyo ay habang buhay. Thelma! Thelma, iha, halika na. Kakain na tayo. Oo, inay. Kuha na, oh. Nay, ba't wala pa ang kuya, Bobby? Ikaw naman bata ka, oo. Masyado kang maurirat. Alam mo naman ang kuya mo, napakaraming barkada. Mamaya lang ng kaunti darating na yun. Nay, may kumakatok ba kasi kuya Bobby na yun? Ituloy mo na yung pagkain mo. Ako na magbubukas. Sandali lang. Magandang gabi ho. Magandang gabi naman. Naandyan ho ba si Bobby? Bakit ho ba? Eh kasi, barkada niya ho kami at meron ho kaming kailangan sa kanya. Maupo muna kayo. Darating na ho yun. Salamat ho. Ho, ang gusto ninyong inumin, kape o soft drinks? Huwag na ho. Katatapos lang namin. Kayo. Mike! Si Bobby nandyan. Saglala, mga kapitan! Uy! Huwag kang maingi! Hindi tatami ka namin. Tayo na. Huwag kang maingi! Sabi mo, maingi! Inay! Shit! Bakit? Hindi ko tinamaan eh! Abulin natin! Opo! Asa na? Nawala eh! Ano si Bobby, nayari na? Tatakas! Hige na! Go! Kumusta ng bata, Doktora? Meron na bang pagbabago sa kanyang kinikilos? Unti-unti magkakaroon siya ng response at magbabalik ang kanyang reflexes. Although meron pa rin siyang psychological imbalance due to severe shock. Para maging madali ang kanyang recovery, kailangan magbalik ang element of recall doon sa mga naganap sa kanya. What do you mean? Ulitin ang insidente. Ipakita uli sa bata ang hayop ang nasaksiyan niya.
I think it's a very stupid idea. Not exactly, sir. Kung muli niya makikita ang mga taong kinatatakutan niya, ay maaari siya magbalik sa normal na pag-iisip. Saang lupalop natin sila hanapin at nang maiharap sa bata para magbalik ang kanyang pag-iisip? Saan impyerno ko sila hanapin? Lalabas mo muna ako, Judge. Okay, pare. Bobby, anong ibig sabihin nito? Hindi mo alam? Ano ba pasok sa grupo? Ba't ganun ang ginawa nila? Dinamay nila nanay at kapatid ko. Natatakot sila. Baka itimbre mo kami sa mga parak. Nakikita nila. Malambot ka. Sapat na bang dahilan yun? Kahit minsan na hindi ko matis ang ginagawa nila. Nakikisama pa rin ako. Hindi ako kumikibo. Tsaka gago ba ako para isigaw sila? Gayong alam ko naman na madadamay din ako. Ano ngayon ang binabalak mo? Bahala na. Kumusta na ang kaso, Teniente? Meron na ba kayong lead? Good morning, sir. Thank you. Kaya lang, hindi kami masyadong makakilos dahil wala pa kaming sapat na ebidensya. Ang pagkaalam ko sa mga pulis, meron kayong mga asset. Sayang naman kung hindi nyo magagamit, lalo na ngayong isang malagim na krimen na nangyari. Ipagpalagay natin hindi sa akin nangyari ito. Halimbawa sa ibang tao. O baka naman kailangan nyo ng grease money, Atinyente? Sir, napakababa naman ang tingin nyo sa aming mga pulis. Kasalanan nyo yan kung bakit ganun ang tingin ng mga tao sa inyong mga pulis. Pasensya ka na, Atinyente. Sa kanila kayo magbalik pag normal ang pag-iisip ko. Sige na. Sige ho, sir. Magpapaalam na ho kami. Tayo na. Ginagawa ko lahat. Lahat ng paraan para huwag kayong mabulok sa kalaboso. Pero puro kayong mga walang silbi. Iisang ipis lamang ang tatapakan ninyo, hindi pa ninyo magawa. Pero tol, ano magagawa namin? Masyado mabilis ang pangyayari. Eh, akalain ba naming may... Punyeta! Puro akala, puro akala. Lahat ng bagay pinag-aaralan. Hindi nakukuha yan sa pabigla-bigla. Ano pa't naging isang Pablo ka? Yan ang hirap sa'yo, tol, eh. Ako nalang palagi sinisisi mo. Yan ang magagawa ko kung... Magagawa? Sinisisi? Ano sa palagay mo, Mike? Sinong punot dulo nito? Sinisisi kita dahil hindi mo ginagamit ito. At kung sa magagawa, marami, Mike, marami. Kulang ka lang sa diskarte. Turuan mo ng magandang asal ang grupo mo, Mike. Matapang sila, pero kulang nito. Hindi sa lahat ng oras, malamig ang ulo ko. Magandang araw po, Congressman. Tuloy ka, tuloy ka. Maupo ka. Bigyan ng inumin to. Mabuti't narito kayo. Pinatawag ko kayo dahil gusto kong ipalam sa inyo kung gano'ng kakontento ako sa takbo ng ating negosyo. Maganda.
paunlad ng paunlad ang ating mga operasyones. Gustong-gusto ko yan, pero merong mga bagay na maaaring sumira sa ating samahan. Unang-una, ang inggit. Kaya naman pantay-pantay ang tingin ko sa inyong lahat. Pangalawa, ang linta. Hindi ko kailangan ng sip-sip sa organisasyong ito. At pangatlo, ang ahas. Yan ang makakasira sa ating samahan. Ayokong makikita yan sa kahit na sino sa inyo! Staff dial. Here. Oh, do you look again? Yes, sir. Do you? Masamang pangitay nito, Mike. Hindi ko nagugustuhan ang mga nangyayari. Doblein mo ang mga bantay sa ating hideout. Nanganganib ang ating negosyo. Alamin mo kung sino may kagagawa nito. Opo, opo, opo. Huwag kayo irit. Nagulat ka, no? Na-tsempo ang karin namin. Masyado kang matapang. Wala sa medyo stop mo. Halimbagyo? Oo. Ang laking isda nito! Yeah. O, buntay mo, ha? Tork, ilipok sa bato mo. Puti-puti. Hoy! Ah! Tigil! Iwanan mo na ako.
Sunny. Sunny! Bad monkey. Krr, krr, krr. Monkey. Sabi mo? Daddy, sila nga! Sila nga! Andiyan ba si Congressman Pablo? Dahan-dahan ka sa iyong pananalita, Judge Corpus. Alalahanin mong nasa loob ka ng opisina ko at alam mong kayang-kaya kitang kasuhan sa ibinibintang mo sa kapatid ko. Hindi magsisinungaling ang isang bata. Kaya bago may mangyaring masama. Ang mabuti pa, Congressman Pablo, ay suko mo na si Mike at ang kanyang mga kasamahan. Takot na ba ito, Judge? Wala tayo sa korte. Sa husgado, maamoy ka lang. Kinakatakutan ka na. Iba dito. Ganito ang gawin natin, Judge. Idemanda mo sila. Tignan natin kung may pakukulong mo. O kaya'y umpisahan mo na silang huntingin. Kapag nahuli mo, sa'yo. Hindi na ako magdedemanda. Mawawalan lang ito ng saysay. Dahil alam kong marami kang kakutsabang katulad mong mga limatik sa gobyerno. Pero ito ang tandaan mo, Congressman. Hindi ako matatahimik hanggang hindi ko sila naibabaw ng buhay. Walang palakasan sa impyerno. Baka nga tutuhanin ng walang yang yun, ah. Mabubuko ako. Tinitiyak ko sa'yo, panyero. Sa piskalya pa lamang, dodoktorin ko ng kaso. Hindi na aabot sa husgado ang usapin. Sa tingin ko, hindi na nga magdidemanda si Judge. Pero sigurado, gaganti siya. Kaya mag-ingat tayo. Judge Corpus, baka po hindi tanggapin ni Secretary ang resignation letter nyo. Dahil alam naman nilang lahat na maganda ang record nyo, Judge. Wala akong pakialam kung tatanggapin nila o hindi ang aking pagbibitiw. Ang mahalaga sa akin, naisubmit ko ng aking irrevocable resignation. Judge, alam po namin ang insidente nangyari sa pamilya nyo. Kung meron na kayong masamang binabala laban sa mga sospek, maghunos-dili ho kayo. Pang sarili ko lang yun. Magpapaalam na ako.
ang mangyari ay mali. Di ko nais na ang dugo'y maging sukli. Ang damdamin ko ay nasaktan, halos abot sa kalamnan. Ang magtimpi ay di ko na makakayanan. Habang buhay nadadalhin niya ang kabiguan, sa aking puso ay may sumbat damdamin ay ganyan. Katarungan ang siyang hanap dahil wala na ang pangarap. Sa palad ko ang batas ay magaganap. At kung ikaw ay ako, ano ang gagawin mo? Marahil nga kahit mali mananaig sa iyo. Di ang puso pag nasaktan, di ba't damdamin ay ganyan? At siyang mararamdaman ng gawa ang buhay na dalhin niya ang kabiguan. Sa aking puso ay may sumbat damdamin ay ganyan. Katarungan ang siyang hanap dahil wala na ang pangarap. Sa palad ko ang batas ay magaganap. At kung ikaw ay ako, ano ang gagawin mo? Marahil nga kahit mali mananaig sa iyo. Di na mahahadlangan ang puso pag nasaktan. Di ba't damdamin ay ganyan? At siyang Sir, anong order nyo? Coffee. Ah, waiter, coffee. Akala ko yung table. Take note. Pwede hindi take note. Ako ko lahat ng mga nanay dito. Uy, naku ha! Alam ko na kung sino tipis mo. Si Spider-Woman. Sige, pagkatapos ng number niya, papunta tayo dito rito, pakikilala kita, okay ba? Ha? Sandali!
Ayun. Sindihan yan! Judge! Huwag, Judge! Patay mo yan! Pakabutin yung mitsa! Sasabog ako! Talagang sasabog ka kapag hindi mo ipinagtapat sa akin kung nasaan ang mga kasamahan mo. Judge! Talaga hindi ko alam kung nasaan sila! Ah, ganun, ha? Judge! 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 Pagtatapat ko na kung nasaan sila! Sasabihin ko na! Nasaan? Nasa bago silang! Sa Lumaliches! Judge! 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 Balikan mo ako! Patay mo ito! Judge! Ah! 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 Nakikita mo ba ito? Pag di pa binigay, ito tatama sa'yo. Marunong ka rin pala magpakaawa.
nung nagmamakaawa sa inyo ang aking asawa at mga anak. Naawa ba kayo? Judge! Judge, maawa mo na! Maawa ka, Judge! Subdu lang ang pagkakayo. Judge! Kanina po ba kayo? Ayoko niya, naumpisa ko dito sa mahaba. Miss! Meron ba kayong mahaba? Yung super dry? Bigyan mo ko isa. Ikaw naman, ano rin sa tingin? Juice na lang. Oo, dahil umiinom ko eh. Oh, sandali lang. Waitress. Ano mga sandwiches niyo? Sir, meron lang kaming chicken, ham, cheeseburger, hot dog. Kilala niyo ba yung taong maaring nakapatay sa mga yan? Hindi ho, pero may nakita ho akong taong bumaril. Diyan ho nakaupo. Nakilala niyo ba? Hindi ho eh. Dahil nakatungo ho siya, tsaka nakasombrero ho ng itim. May kasama ho ba siya? Nag-iisa ho siya nang nakita ko. Maraming salamat ho, Mrs. Wala akong anuman. Magandang gabi ho, sir. O ano, may bago na bang development? Sir, tatlong lalaki na napapatay. At ayon sa impormasyon namin, ang mga biktima ay suspect sa pagpaslang ng iyong asawa at anak. Hindi ho mayali sa isipan namin na maaaring kayong may kagagawa nito. Pinagbibintangan mo ba ako? Pwede ho, sir. Dahil establisado ang lahat ng pangyayari. At maaaring ito ay aggravating circumstances dahilan sa bengansa. Mabigat na paratang yan, Teniente Barba. Nakalimutan mo na yata ang abogadong kaharap mo. Hindi mo pwedeng pag-ugnay-ugnayin ang mga pangyayari due to circumstantial evidence. Alalahanin mong wala ka sa pinangyarihan ng krimen at niwala kang testigo. Ikaw naman ang tatanungin ko. Bakit hindi mo inaresto yung tatlong suspect na sinasabi mo nung sila'y nabubuhay pa? Dahil wala kaming matibay na ebidensya. Ayun. Sa makatuwid,
Hindi pala masama ang pumatay kapag walang nakakakita. Yung bang gusto mong palabasin, suspect mo lang pala ako. Hindi mo pa akong pwedeng arestuhin. Walang nakukulong sa hinala. Magpapaalam na ho ako. Siya nga pala, sir. Para sa inyo. Tayo na. Hi. Pwede ba makisakay? Pwede. Pero hindi kita maihatid. Hindi taxi itong kotse ko eh. Hindi naman ako magpapahatid eh. Mas maganda kung sabay tayong bababa. At sabay rin tayong aakit sa langit. Diba? It's happening time! Let's okay. go! Let's go! Woo!
ka, Brad. Ba't di ka magpakuha ng masarap-sarap na pulutan? Para maganda naman ang ating jammy. Anong pulutan ang gusto mo? Kahit na litsyo kawali, pwede na yun. Okay. Okay, Bart. Pare, pakitingin na rin ang shota ko dun, ha? Bulisan mo. Ayos. Oh. Kuya, asan? Nandun sa loob. Kuya, ako na yata isusunod ni Judge Corpus. Itago mo kami. Delikado ang lagay namin, Congressman. Hindi nga kami aasuntuhin ni Judge. Uubusin naman kami. Karamba! Yan ang napapala ninyo. Hindi nyo kasi sinisino ang kinakatalo ninyo. Akalain ko mapamilya ni Corpus ang inatraso namin. Saka marunong palang pumatay yung wish na yun. Alam ko ang pinag-uusapan niyo, kapatid. Hindi problema yan. Kukuha ako ng tirador. At hindi na tayo hahanapin, Judge. Siya ang ipahahanap ko. Pagbutihin mo, Antonio. Ngayon ka lang makakaganti ng utang na loob mo sa akin. Pasiklaban mo naman ako. Somos o no somos? Bakit gising ka pa? Daddy! Daddy, kanina pa po kita hinihintay eh. Daddy, bakit palagi ka pong wala dito sa bahay? Saka hindi mo na po ako napapasyal. Marami pa kasi akong inaasikaso eh. Hayaan mo, pag tapos na itong trabaho ko, magbabakasyon tayo. Talaga, Daddy? Eh, saan naman po tayo magbabakasyon? Saan mo gusto? Alam ko na po! Sa Tagaytay! Mag-horseback riding ako! Sige, pupunta tayo. Yay! Panyero, siya ang sinasabi kong bata ko. Ituri mo ng patay si Judge Corpus sa mga sandaling ito. Kaya mo bang pumatay ng tao? Para ka nakakaloko kung magtatanong, Congressman. Negosyante rin naman ako eh. Basta tama ang presyo. Dadaling ko sa iyo ang ulo, kahit sino pa siya. Hindi basta kung sino ang patatrabaho ko sa iyo. Kung matinig ka, mas matinig ito. Kaya kung nag-aalangan ka, mag-isip-isip ka muna. Kung pinatawag mo ako rito, para lang insultuhin, nagkamali ka ng piniling tao. Ngayon, ikaw ang mag-isip-isip. Magkano ang serbisyo mo? Pwedeng libre. Kung ikaw ang unahin ko. Babayaran kita! Meron na akong paunang bayad! Antonio!
Awatin mo ito! Areglado, panyero. Emong. Pinatay mo ko, sabit ka sa utol ko. Sige, putok mo. Putok mo! Sinabi mo eh. Thank you.
pera mo! Ano masasabi mo, Teniente Barba? Ubus na ang pamilya ko. Kung hihintayin ko ang sinasabi mong batas na usig sa kanila, baka pati ako ay tabunan na rin ang lupa. Huminahon ho kayo, sir. Alam ho namin na nasa sa loob ninyo. Ang nangyari sa inyong tahanan, tapos na. Kaya't ialis ninyo ang puwot sa inyong sarili. Baka managot kayo sa batas. At sa batas natin, wala ang salitang paghihigante. Pag hindi ko dinugtungan ang aking puhot, mauwi lang sa abo ang mga naganap. Mauwi lang ito sa limot. At kapag ikaw ang inasaan kong lumutas ng kaso, uugud-ugud ka na, Tiniente. Nagmamarakas na ang iyong mga buto, wala pa rin mangyayari. Ganyang kakupad ang inyong departamento. Judge, ayokong tayong dalawa magkabanggaan. Pasensya ka na, Tiniente. Pero sa pagkakataong ito, pagbigyan mo muna ako. Mga bata, bahala na kayo dyan, ha? Pupunta lang ako kay Congressman. Ha? Sige. Okay, sige. Pare, pasindinga. Ay! Putang! Galing ako kina Congressman Pablo. Wala sila roon. Saan ko sila matatagpuan? Gawin mo na kung ano gusto mong gawin. Talagang hindi ko alam kung nasan sila. Judge! Tama na, Judge! Judge! Kinakapos na ako. Parang maghihiwalay na ang mga buto ko. Hihiwalay talaga yan. Kapag nilihim mo kung nasaan sila. Judge! Marawa mo na, Judge! Ito mo na to! Ika mo na! Pagod na ako eh. Magtatapat na ako. Ito mo na, Judge!
Sasabog na ang bantog ko. Kikihila ako eh. Ito mo na, Judge. Nasaan? Sa warehouse ni Congressman. Sa taklan ng bulag. Thank you.
kasalanan ko. Sa akin wala. Pero sa kapatid ko, kay Cayetano Madrid meron. Hindi mo siya binigyan ng pagkakataon. Pagkatapos mo siya pinakulong, pinatay mo pa! Wala siya kasalanan! Ngayon, yan ba ang tinatawag niyong batas at katarungan? Muli na nang malaman kung wala siyang kasalanan. Sa oras ng pagliligis, nagkataong buo na ang ebidensya laban sa kanya kaya ko siya inatulan. Ang pagkakamali niya ay tumakas siya at pinagtangkan ako. Inamo niya ang batas. Kaya nilagay mo ang batas sa iyong kamay, ganun ba? Ngayon, Judge, ako naman. Ay nasaktan, halos abot sa kalamnan. Ang magtimpi ay di ko na makakayanan. Habang buhay nadadalhin iyong kabiguan, sa aking puso ay may sumbat damdamin ay ganyan. Katarungan ang siyang hanap dahil wala na ang pangarap. Sa palad ko ang batas ay magaganap. At kung ikaw ay ako, ano ang gagawin mo? Marahil nga kahit mali mananaig sa iyo, di na mahahadlangan ang puso pag nasaktan. Di ba't damdamin ay ganyan at siyang mararamdaman ng bawat nilalang? Habang buhay nadadalhin iyong kabiguan, sa aking puso ay may sumbat damdamin ay ganyan. Katarungan ang siyang hanap dahil wala na ang pangarap. Sa palad ko ang batas ay magaganap.